Ito. Ito pala. Ayun o. May ako ng kutsilya. Tinutusok ko sa puso niya. Ayun o. Kailan o yan? Ano lang yan. Isang araw lang. Ayun, kutsilyo. Hawak ako niya o. Tutusok na pa ganun siya. Ayun o. Ayun o. Doon lang sa mga ganda eh. Doon. Hey boss. Lapit mo muna dito. Ayan. Ano magandang ano? Sa tingin niyo po, ayun ang tanungin ko. Parang sa tatay, sa nanay, ano. Hindi, basta pag dumarating ka namin ka, ganyan, pagka ano. Ayaw po nakikita yun, nanay. Ayaw, saka yung kapatid. Parang sobrang serious niya. Kasi akala kasi, sa kasi pag namalimos, lagi na sinasabi, yan ay nga, Julie, ha, sabi ganun. Ay, ika ako, masipag ika ako, saka may diskatay ka ako sa buhay. Ganun kasi yung so, parang, siya na yung bumubuhay. Yung tatay kasi, naman. Bakit kasi yung tatay po? Nasaan po yung kinikita? Sabi naman ni nanay. Saan ba napupunta yung kita niya? 600 lang yung upa, hindi mabayaran. Sa pagkain, meron naman yung kahit paano kasi nabalik sa may babi dito kay Tita Neni. Kahit paano pag-uwi, lagi sa mayroong uwing ulam nun. Okay. Ngayari, mga langgonisa, gano'n, binibigyan sa mga baboy na mga pork chop. Lagi sa may ulam din kaya tira, mabait naman si Tita Neni na yun. Baka maano ka. Kumusta po siya? Ay! Tumakbo pala siya. Ay, nandun. Si Janjan kasi po. May gamot lang po siya. Siya pinabayaan eh. Ang problema lang yan. Nagsabihan ko. Niaaway pa ako. Tapos, tumatakbo po ron. Babalibag. Pero paghapon, pagdating ko, ano, okay ka na. Papa, pakain mo ako, kakain lang ako. May dadalang mga ano, jalebi. Tapos, ano nung ka na, ito naman, inaway lagi. Tapos, ang baba to. Sabi ko, ano ba gagawin ko sa'yo? Tapos, ito. May kalaro siya. Galit si Janjan kasi, pag inaway si Janjan, ito naman, tawa ng tawa. Yeah. Sabi ni Janjan, imbis ako kakampihan mo, tumutulong ako ng gagago sa akin. Kaya palaging galit. Kaya sabi ko, Janjan, pag bumunta sa tatay kikram dito, hindi ko alam kung anong sabi ko sa kanya. Tapos pangalawa, mama mo, ayaw pirmis. Anong problema kay nanay? Ba't po umalis siya? May trabaho kasi po yun eh. Pero pag umibo dito yun, nagdala po ng mga pagkain mga bata. Ewan po, may trabaho po ako eh. Kailangan din ako kasi ng ano mo. So, sinabi ko dyan, yung TV, ingatan mo yan. Kitata yan. Siyempre, gusto di, ko ma-enjoy niyo yung TV. Tapos, sabi niya, papa, ingatan ko papa yan. Tapos, tinanong po kayo, kailan na kayo babalik. Sabi ko, hindi ko po alam eh. Pasok. Nakapo ka dito. Pakamustahin ko lang kayo. Ba't di ka nag-bless? Kumano kay tatay? Pasok niya lang. Dasa magalangin pa ako. Kumano niya lang po. Kamusta? Morning na lang po. Ulit po. Good morning na lang.
Akin lang ba siya? Kaya take him. Ay mag-healing na lang po sa inyo na lang po pa yung mga pag-ano na lang po ako. Anong hilingin mo? Sana po eh. Gusto sana yung ano lang sana na pagka. Babiking ko na sana po eh. Palagi na lang ako sa pinalakad ko na lang na ano eh. What? Kasi nasa ano po ng angels, ng ano po ng pagkabibili-bili po ko dun eh. Hindi, ano yung healing mo sa akin? Yung sa ano po na sana nung gagamitin ko lang ng bike lang sana po. Ah, bike. Hindi pa delikado yun. Delikado hindi tatay? Hindi po. Wala na po ako na. Sinusun- na po. Pag sinumpong yan tatay eh. Diyan gawin mo lang. Kasi naman lagi ng mga nakain na po na gamot eh. Mm. Okay naman yung kalagayan. Kumusta yung pakiramdam mo? Ayos na po. Okay na. Kasi kagapo rin po dahil wala akong magawa sa sarili ko po. Eh yan po, pinungalas ko pa po yan. Eh, palagi na lang po sa kagabang. Binaya, ano parang sa ulo ko pa po ng binatukan. Sino? Yan po. Hindi. Kinumusta ko si Lola. Yung mga kapitbahay dito. Diba sabi ko sa'yo, pinangako ko naman sa'yo. Gagawin ko yung makakaya ko para matulungan kita sa pag-aaral mo. Awa. Tsaka si kuya mo. Ay, yung kapatid ay, ako, mo. Ang bunso po. Hindi, ang problema... Ganun pa din daw, bakit mainitin pa rin yung ulo mo? Tapos... Kasi po, lagi na lang ako sa... Lagi na ang ginaano po eh. Lagi akong pinagkakaisang araw na po kasi ninakaw pa talaga ako ng pesa. Ano pa ng simbahan po talaga po yun. Pwikit ako natutulog lang ako po. Sinisi. Kasama mo si Red Red. Pumunta po ako ipapan. Kwanto ka pa nga si ginagawa niya sa akin pa nga eh. Okay na yun, okay na yun. Alam niyo ba yung magkakapatid dapat nagmamahalan? Hindi po yung namamali. Ibang tayo ko malagas sa kanya. Ano yung ano nung magkakapatid? Anong ano dapat ang ginagawa ng magkakapatid? Tutulungan, nagbibigayan, nagmamahalan. Nagbibigay ng presensya sa isa't isa. Yung ng magkakapatid. Gusto ko lang palagi naman sa iba-ibang mga kasama. Ayan mo na. Kaya kasama niyo po eh. Pagka ganun, ayayan mo na, kung may problema, sabihin mo kay papa mo para maiwasan yung away, okay? Pag sumisa nga po, tuwing gabi pa, kami din lang ni papa na tutulog niya lang po. Ayayan mo na yun, okay na yun sa akin. Ang mahalaga sa akin, naiintindihan niyo yung isa't isa. Huwag niya nang ano yun yung problema, yung konting problema, huwag niya nang pag-awayan. 14 ka na, di ba? Ano na po siya? 13 po. O 13 ka na, dapat alam mo na 14 na ako, Papa, hindi 13. 13 ka pala. 13 ka pala, 12 pa lang ito eh. Yung plano po nalang ito, dito titira. Ang problema lang po ito, pag nagwala, binatukal na nalang niya. Halikod po. Binatukal na ba ito? Sabi ko, ba't binatukal ang mama mo? Tapos bila tumakbo doon. Ako naman, hiyaan ko siya, baka pag hinabol siya, baka masagasahan po eh. Kaya ang gawin, minton lang ako. Nintay ko na sa pag-uwi. Umuya, gabi na. Tapos, main ka na ba? Ito, tahimik na ito. Nakaupo, pinakain ko. Tapos, pinayin mo ng gamot. Tapos, Papa, buksan mo yung TV. Binuksan ko. Nood siya. May-maya naman. Patulog siya. Hindi ko malam ng anong iniisip niya. Tapos, bilang nagalit sa akin. Sabi ko, ba't gat ka sa akin? Hindi, di ako gat Papa sa'yo. Galit lang ako sa mga bata kasi kinag... Oo. Lagi ko na sa isip sa sakit ko talaga po. Yung... Itikram. Ilagin na kaso, ginag... pa lang ng mga kasama niyan. Ayaman na yun. Kasi huwag mo na silang papansinin. Hindi ko na silang papansin nga po. Minsan, binabuto ko naman ako ng ano. Sino? Binabutokan ka? Nung dito ng puno na to. Bunga. Anong ginawa ba ni mama mo para batukan mo sa ulo? O saan po, anong pong ginawa? Binato sa likod. Binato mo. Bakit? Ba't mo nagawa? Ay, alam mo ba napaka-masama nun? Alam mo napaka-sama nung ginawa mo? Eh, hindi ganun ko ulit-ulit din mo. Ba't mo nagawa yun? Sige. Gusto kong malaman. Bakit? Anong dahilan mo? Kasi, bata pa lang po kasi yung dati pa lang mo naman po kasi yun. Hindi, pag naman. Naranasan ko na sa kanya yun. Pag nanampalit po lang dalawang beses. Kumbaga, naalala mo yung mga ginawa niya hindi maganda. Opo. O sige. Huwag na maulit. Opo. Kasi hindi yun maganda, no? Opo. Mama mo yun. Ano pong plano ni nanay? Babalik pa siya? Babalik po. Babalik. Okay. Uwi po rito yun. Kaya ang sabi po sa akin ni ano, nanay niya, bahala ka muna sa mga bata dyan. May pagkain naman tayo dyan. Bumiling bigas, saka ulam. Ito naman, ang, kahit sa palengke po ako, ito lagi ang iniisip ko lagi. Siyan, sabi ko, punta sa palengke, dalangatan ng ulam, no?
Yun, dos ang ulam, piritos ang hotdog. Tapos, sabi ko, yung gamot ni Janjan, pen mo sa kanya. May isang piraso lang. Isang piraso lang. Okay naman po yan, kaya lang minsan, di ko maintindihan yung inisip niya. Sabi ko, ayun, pagdating ni Tatay Tikram, kausapin ko na lang. Hindi naman ako... Pero pag natulog yan, nihayakap ko yan. Janjan, pagkatino ka lang ano. Ito yung sinasabi ko sa inyo nun pa, maging honest lang ko kayo sa akin. Di ba sabi ko naman kung ano yung may tutulong ko ibibigay ko. Basta gusto ko, tapat lang po kayo sa akin. Tinanong ko si nanay, sabi niya, kaya siguro siya ganyan dahil nga yung attention niyo, yung oras niyo, kailangan. Kagapang kasi po. Yung oras mo niyo sa trabaho, wait lang, yung trabaho, wait lang Kuya Mark. Mark, wait lang. Yung oras kasi niyo, Tay, umaga lang doon. Hindi po. Yeah, take alang alas 6 po. Wala po akong magawa sa sarili ko na po. Pasok ko ng ano, 3:30. Nagsasalita si Papa. Papasok po ng 3:30. Ang uwi ko noon, mga alas 6 na po nga po. Hindi na ho gaya, dati. Hindi sabi po. Niyo kasi umaga na lang. Hindi po. Dati kasi po, papasok ng alas 3. Ang uwi ko, alas 5 po ng hapon. Ano po yun? So yung talagang oras, wala na. Pero, ang isang ano ni nanay, saan nga napupunta yung pera? Kasi nga, yung bayad nga lang daw po ng ano, 600 na nga lang. Saan po ba talaga daw napupunta yung pera niya, sinasahod niya, sabi ni nanay? Eh, ako naman po. Ako nagbabayad po nito, kurente, tubig, bahay. Ako na po nito, binayaran ko ang lahat. Ngayon, yung mama nito... 300 po yung sahod niya, di ba? 500 po. Oh, 500 na pala. Opo. Tinasan po eh. Kailan pa? Ano, nung February po. Magandang balita. O, kasi ganito, pasalamatan niyo yung bossing niyo, Tay. Pangalan po niya. Tinini, salamat po. Sweldo 500 isang araw. Para lang po matuso sa pamilya ko po. Maraming rin salamat po. Ano sabi niya sa inyo nung tinasan yung sahod niyo? Ang sabi sa akin, Jojo, sweldo mo 500 isang araw. Gagawin ko na ng 500 ang sahod mo, sabi po niya. Bakit daw po? Para yung mga anak ko raw, mabibilang siya ng ano. Tapos binigyan pa ako ng araw na diop ko. Palakpa ka naman natin. Merkules, sa Sabado. Palakpa ka naman natin, Tay. Okay, para yung kay bossing, ano pong pangalan ng boss niyo, Tay? Nini Aguilar po. Neni? Opo, Ate Neni Aguilar. Ate Neni Aguilar. Aguilar. Thank you po, Ate Neni, Madam Neni. Salamat po. Okay, thank you, Ate Neni, Madam Neni, bossing Neni. Ang pinuproblema ko lang po ito talaga. Salita ng salita. Nagsasalita sa papa mo. Salita ng salita. Ay, sasabi lang po ko, Kuya Tekram. Ah, sige. Alam mo, Jory, buti pa yung isang bata na nakausap kagapon. Buti pa yung mabuti sana sa pagkakausap ko na palagi-lagi sa akin niya eh. Yung pag-usap niya sa kagapon eh. Sabi niya, alam mo ba, ano na ko yan? Yung si, ano eh, si Kuya Tekram. Ayan nyo, pababalisin nyo naman yun eh. Buti pa yun. Ikaw, palagi kinasay ng tao yung lagi mo nang kagusto mo nang kasama eh. Yeah. Nakapunta po yun sa San Miguel eh. Nakabayad po sa Facebook. Alam mo? Eh, nakita daw po din kung ano sinasabi niyo sa Facebook. Napanood ka namin sa may computeran. Lahat ng patatay. Huwag ka nang pupunta doon. Delikado, siyadong malayo. Ay, may dalo po pala akong grocery niyo doon, no? Pero si Tita Merlinda Estrella, nagpapaabot po pala siya ng 1,000 sa inyo. Kaya Tita Merlinda Estrella po, maraming salamat po. Yung pagpapaabot po niya na pagmamahal, 1,000 po ang pinaabot. May pinapaabot siya na 1,000. Tapos yung grocery mamaya, kunin na lang po natin doon. Opo. Tayo. Kaya Tita, salamat po. Sabihin mo. Thank you, Tita Merlinda. Salamat po, Tita Merlinda, Australia. Okay, ganito Tay. Ngayon, gusto kong malaman po yung ano niyo, yung plano po niyo. Ano yung plano niyo? Ngayon. Kasi po Tay, ang plano ko diyan, paggamot po Tatay ito. Para malaman po yung takbo ng isip niya. Yun ang hiling ko po. Kasi po ito Tatay yun eh. Pinagmasdan ko nakaupo ako dito. Nakaupo. Parang gumagano sa akin tapos hinawakan ang ulo niya. Dito. Siguro sa kakaumpog-umpog na lang din. Siguro. Ano. Ang plano ko talaga Tatay, ito mo lang po kasi sabi sa akin, Papa, gusto ko sana lilipat rito. At malit na bahay lang.
para magsama-sama tayo. Kaya sabi ko, eh, kausapin ko pag dumating si Tatay Tikram. Kasi ako, eh, ang gusto ko lang dyan, gumaling ka, makatino ka lang. Huwag ka nang mababato. Kasi pag nakatamang nasakyan, siyempre, obligasyon natin yun, babayaran natin. Wala tayong pera, ibayad nun. Hindi naman bugbog tayo rito. Kaya sabi ko sa kanya, eh, sumagot naman. Ilang araw na, dalawang araw, hindi nagwawala yan. Dahil pinagsabihan ko eh. Kasi, pag nagwawala ka, siguro papukulong kita. Huwag naman ganun tayo. Hindi, huwag kaya nalang sa akin. Tumatakbo po eh. Ayun, nanginig sa akin. Sabi sa papa, huwag naman po. Eh, siyempre, eh, mahal na mahal kita eh. Ito man gagawin sa'yo yun. Kaya lang ganun, minsan yung mga magulang. Tignan mo ako sa mata. Tignan mo ako, harap ko sa akin. Yung mga magulang natin, kaya sila nagkakaroon. Tignan mo ako mata. Tignan mo ako sa mata. Yung mga magulang natin, kaya ganyan kahigpit. Kaya minsan napapalo tayo. Kasi para sa ikabubuti natin. Kasi gusto namin mas mapabuti kayo. Mark, tingnan ka sa akin. May mali kasi sa ginagawa natin. Gusto namin mapabuti kayo. Okay? Kaya ganun lang sila. Kaya ganun kaming nagsiselmon. Pambayad na ngayon yan. Tumino na yan eh. Isa na lang siyang isa po at lang dadalangin ko lang si Papa. Isa na. Ako matuloy na rin ako Papa kasi lagi na ako ginagawa. Makasama pa na itong iba. Ay, hindi ka patuloy. Kasi sinasabi pa nga nabang kasama pa nga niya. Papatuloy ko sana baka pag naimatay eh. Ganun daw si Albert, hindi pa rin tuloy yan. Kasi sabi pa nga po ng ibang tao pa nga po dyan eh. Ay sa akin eh. Alam mo ba, Epi? Yung sana muna yan. Isa na. Hindi ka naman, hindi ka naman siguro matutuloy dyan. Siguro pag ko natuloy, manginginig ko pa dyan eh. Ginagano pa nga po ko. Unang-una po dyan, Tatay. Nagpasalamat po ko sa'yo na ang inaw ni Jan-Jan, hiniling sa'yo, binigay mo sa kanya. TV, kama, lamesa, upuan. Kaya ang sabi ko sa kanya, Jan-Jan, magpakatino ka. Pakabait ka lang. Pakita mo sa'yo, mabait ka. Kahit anong gusto mo hiniling sa'yo, bibili kita. Ang ayaw ko lang, pagdating ko, galing ko sa trabaho, papakainin kita, bigla kang tumakbo. Tapos, nang babasag ka ng mga plato, eh pangit yun. Pero nung dumating po siya, sabi si Papa, pasensya ka na po. Tinan mo yung plato tatay, bagsak. Wala na yung natira. Isang kaperaso na lang, tay. Iba po. Hindi, nabagsak lang po tatay yun. Ayaw mo po, hindi ko na lang ulitin yung Papa yun. Ayaw mo, hindi ko na ulitin yun. Sabi ko sa kanya. Tutulong na ako sa inyo sa paglilis ng bahay na lang to. Kasi si Tatay Tikram, babay ko na babay dito, pupunta nga na ito noon. Kasi pagpunta tayo dito, wala ka rito. Kasi kung ayaw, dito pa lang, sa pag... Ayun, hindi ka lang tayo ulitin talaga yun. Hindi ka na po ulitin. Kasi isang araw, may hawak ka na kutsilyo, anong plano mo? Bakit? Anong naisip mo doon? Okay, gabo. Tapos tatanong pa po. Bakit may hawak ka na kutsilyo? Gusto ko malaman. Tay, nasabi po ba yun sa inyo? Eh, datay, yan. Dumating, hawak ka na kutsilyo. Nakaubad pa. Bakit nga, Utay? Eh, iwan ko kasi kararating ko lang po eh. Sabi ko, ano ba nangyari sa'yo? Yun, nagwawala. Sige, sabi mo lang sa akin, bakit? Ano yung dahilan? Kasi, malaki talaga yung problema ko talaga sa kanila na lahat lang po talaga eh. Kanino? Yung mga, ano nang kasi, di mas kasi ako sa kanya mga, ano mga kasi malaki pa sa kanya. Paano? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Yan, ganyan mga ano niya tatay eh. Huwag kang ganun. Mark. Harapan mo si tatay. Sige na, ba't hawak mo yung kutsilyo? Sige na, anong dahilan? Ano ba sabi ni Lola doon? Sobrang selos ba? Tama ba? Kasi lagi na lang po kasi ako ng ibang pa nga po dyan ang mag-aasawa pa nga po ng iba. Ibisa ba yung kanilang asawa pa na magsabihan na lang po na ako'y huwag na lang gagaguhin. Okay, wait lang. Mag-aasawa pa ng iba yung mama mo. Tama ba? Ibang tao po dyan nakabibahay po. Ah, okay. Hindi ako nakikita pangal po. Ibig sabihin pangalan ko talagang tunay. Palagi na lang, epi pa lang. Oh, sige, ayan mo na. Wait lang. Ba't di mo tinuloy? Kasi naisip ko yung sasakay ko po. Ipag ako yung talagang nung pakamatay na tagal sasakay ko na talaga po. Isin na ba yung
mag-aalaga sa akin kay Papa na puno yan. Ako sino mag-aalaga kay Papa mo kung mamamatay ka? Ayan po, biyang sa kabibay pa nga natutulog pa ngayon. Okay. Tay, kayo pala yung naisip, kaya pala hindi niyo tinuloy. Kasi gato tatay, nung araw na darang kutsilo yan, tumakbo po ron. Di sinundang ko, muntik pa ako ng power ni. Sabi, biruin mo makin doon sa pader. Napakataas po. Sabi ko, kumaba ka. Be, hiniyaw nang hiniyawan ako. Eh, di ko siya pinansin. Tapos, yung mga nag-inuman, lapitan siya, tinulungan siya ngayon. Yeah. Sabi, muntik ko suntukin eh. Dahil sa kanya. Sabi ko, kung nabira ako dyan-dyan, eh, wala na. Pero nakinig naman yung lalaki. Anak niya yun. Kung pansin yun, lasing sila eh. Sabi ko, kararating ko lang dyan-dyan, ay mong pagkatino. Sa bahay ka na, may TV man tayo, manungkot ng TV. Pero dyan ikaw, gusto mo ba talaga mag-aral? Ano po? Gusto mo talaga mag-aral? Ikaw, wala? Para po, makapagpagkapasan lang po ako sa pag-aralan ko lang po lang. Katalino ako po. Okay, ito na lang. Magtatapos na tayo. Gusto mo mag-aral? Ikaw, gusto mo mag-aral? Ano po? Tay kayo, kung alis kayo sa trabaho niyo, okay naman. Yun lang gusto kong, ano? Trabaho po. Okay naman po. Okay, sige po. Hingi muna ako ng ano. Hingi lang muna ako ng payo sa mga katekram. Pakinggan ko lang din naman yung pulso ng mga katekram. Kakausapin ko lang mo sila. About po sa inyo, no? Pero yung puso ko, yung decision ko, ano na eh. Kumbaga, buo na siya. Pero gusto ko lang muna mapakinggan yung kung ano yung maipapayo sa akin ng mga nagmamahal sa atin. Opo. Okay? Ganito, kunin muna natin yung grocery doon. Basta, Kuya Mark, Kuya John, Kuya. Opo. Yung pagbabago, magkapatid kayo. Dapat, Kuya Albert, ano yung magkakapatid? Nagtutulungan, nagmamahalan, nagbibigayan. Oh, pasensyahan. Ganun ang magkapatid. Okay? O oh, sige tayo, kunin muna natin yung groceries doon. Sa ano? Tara. Sa mabuo ako. Kuya, mas bigyan mo na ito kasi ano? Ay, tingin na po. Tingin na po ulit yan. O talaga po. Alam na lang po ako da, ano na sa inyo, natutulong na lang po. Sino na si tatay. Yung bigas yung makita tatay. Ano? 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 Bike naman dito. Bike? Sige, tanong ko muna kay Papa mo. Kasi tiga. Nakakalimutan ako. Pinupunta ako pa eh. Saan? Sa yan po ng Angeles, pinupunta po ng paghanap po doon ng hamburger. Ito ako sabi ko ang Papa mo. Okay? Ano? Yung usapan natin. Silengit na po ko yung laki para kay Papa lang po eh. Usapan natin, huwag muna lalabas, okay? Oo. Ano muna? Basta babalik ako. Okay? Okay? Susunod kay Papa mo, ha? Okay. Sige, doon ka na. Tignan mo yung mga pinamili ko doon.